Sa 3D po, sir. Bali, tinry nyo po yung first activity. Atin na rin natin. Okay. Point. Hindi ako makapag-share screen. Wait lang. Cancel. Ayaw niya mag-share screen. Sige, gawa na lang tayo ulit. Lang hang. Hindi, anong command? Tayo natapos. Doon lang tayo sa ano? Sa mga loft, ganun lang. Ay, turo ko ba sa inyo yun, loft? Hindi pa. Hindi ko pa yun naituro. Asa na yung iba niyong kaklase? Ba't kakaunti iba kayo? Hindi ko na ituro sa inyo. Ito, hanggang dito, naturo ko na to lahat. Opo. Okay. So ito lang siguro, tsaka yung filler, camper. Sige. Pinanood nyo yung video. Yung sinend ko sa Google Classroom. Pinanood nyo yan. Yung AutoCAD 3D. Sagot at nang malaman, nang alam ang ituturo. Hindi nyo pinanood. Ba't kayo hindi na-imik? Type nyo na lang kung hindi kayo maka-imik. Pinanood nyo o hindi? Hindi ako magagalit. So, hindi nyo pinanood, hindi kayo maka-imik. Eh, ano? Ba't kayo hindi na-imik? Anong... Hindi pa. Okay. Yun lang. Ang hirap niyong kapulong, ano? Pag tinanong kayong ulam, hindi niyo rin alam, ano? Ang ulamin natin. Sino yung mga nagdo-derm dito? Type niyo ako sino nagdo-derm. Ganun ang problema pag nagdo-derm, eh, ano? Yan ang ulam natin. Pag ganun, hirap, iyamot na ako pag tinanong ako ng ganun. Eh, ako pa pag-iisipin mo, eh, hirap na ako sa ano. Ganun, di ba? Para kayong ganun, ano, hindi kayo matanong kung pinanood lang o hindi. Kaya ako pinapanood sa inyo yun, kasi yun yung i-discuss natin. Kung maalam na sana kayo, hindi na ako nagpapakahirap umimik dito, ano. Ngayon, hindi nyo naman pinanood ang napaka-counting 21 minutes at 27. Ay, bahala kayo. Ano? Nasa inyo yun. Sayang naman. Pero ituturo ko pa din. Kasi baka mareklamo tayo. Ano? Hindi, sir. Hindi ang tuturo. Puro panood. Ay, alangan. Ano? Kaya nga may YouTube. Kaya nga may YouTube, di ka? Para gamitin. Ay, hindi gamitin. Okay. Sige, turo ko pa din. So, alam nyo na to. Ito, paano gamitin. Itong coordinates. Alam nyo na yan.
Hindi pa, hindi ko na ituro. Medyo Mag-coordinate. nagka-idea na po dahil po ng paggagawa ng activity. Ah, nagka-idea na kayo. Idea yun, maganda, no? Okay, so explain ko na lang din ng mabilis. So, kaya mahalaga to, coordinates. Tsaka kaya nag-check tayo dito yung dynamic UCS. Gawa muna tayo. Siguro ng figure. Okay. Gawa tayo ng... Yan. So, kaya mahalaga yung dynamic UCS. Yung ating coordinate system. Kasi sa AutoCAD, hindi ka pwedeng gumawa nga ng sketch sa ibang plane. Laging sa top plane lang. Ano? Sa XY axis ka lang pwedeng gumawa. So, para makapaggawa kayo, kailangan iiba nyo yung XY. So, pag pinindot, di ba top? Ito yung normal natin. So, pag pinindot ko yan, itong front, nag-iba na siya ng XY, ano? So, yun na, yung pinakang top, ang top na niya ay yung front. Pag iniba ko pa yan, bottom, so, ang XY niya naman ay yung bottom. Yun lang talaga yun, yun lang yan. Left, ganun, ano? So, ito, pwede nyo gamitin to face. Para magkiklik lang kayo ng face, pupunta na dun yung pinakang XY. Ba't dun siya napunta? Ba't sala? Ba't parang ito? Wait lang ha. Mali. Tama naman. So yun, pumunta siya dun. Pwede yun din ang gawin niyo, ano? Yan. Ado na yung coordinates natin. Ang pwede niyo rin gawin, yun nga, yung dynamic UCS. Para pag kayo, pwede lang kayong mag-select ng face. So, ganun, ano? Ganun lang siya gamitin. Naituro ko sa inyo yung loft. Naituro ko naman. Tandaan nyo pag ang diniscuss natin. Face to face tayo nag-discuss nun, di ba? Yes po. Okay. Ano ba diniscuss ko nun? Sweep, loft. Nag-loft tayo, nag-loft. Oo, yung parang, pag kayo ay natango, dahil nasa ano ko, hindi ko kayo nakikita minsan, ano? So, dapat sasagot kayo. Okay. So, na-discuss na natin to, ha? Ito, lahat to. Tsaka itong press pull, itong primitive objects. Okay. So, proceed tayo dito sa union. Madali lang yan. Pag-click nyo yan, union, select nyo lang yung ano, yung dalawang object, tapos enter nyo lang. Yan, isa na lang sila, ano? Nagsama sila. So, pag yung subtract naman, sisilek ka lang ng object, tapos enter, tapos select object naman yung isusubtract mo. Tapos, yun. Yun lang, ano? Yung intersect naman, di ang matitira naman ay yung pinag-intersect ka, yung parang pinakang pinagtagpuan nila. Yan. So, ganun lang. Ano? Maganda tong gamitin pag mga yung complicated na itsura ng surface, ano? Or ng, ano, plane. Yung Tiken, meron dito ang Tiken. Sa ano to?
the surface, ano bang tawag doon? Ayan. So, pwede nyo yung pakapalin. Taken. Paano bang command dito? Taken. Select surface. Enter. So, thickness. Gawin nyo mga 1. So, yun. Kumapal siya, no? So, yun lang yan. Yung... Okay. So, two object to, di ba? Pag kinlik nyo yung interfere, ganito dapat ang mangyayari dyan. Ilalabas sa pula, tapos parang naka-wireframe yung isa, ano? So, tingnan nyo yung pangalawa. So, ganun, ano? So, try natin, interfere. Select first object. Enter. Tapos, select second set of object. Enter. So, yan. Ano? So, parang chine-check niya lang. So, yan lang. Yan lang yan. Ano? Nagkaroon lang ng wireframe. So, ito naman. Slice. So, parang mas maganda dito. Slice. Itong extract edges, ko-control nyo to. So, click nyo lang to. Tapos, hold, press and hold control to select faces. Tapos, ang lalabas dyan, yung pinakang objects such as lines, arcs, splines, or 3D polylines are created along the edges of selected objects or sub-objects. Ayan. Pag hinold yung control, lalabas daw yung... So, yeah, may mga parang ganyan. So, kung mga pa-curves siguro yung mga... Try natin yung sphere. So, extract edges natin. So, yun, ano? Nalabas yung mga curve niya. Okay, so yun lang yun, ano? Yung fillet natin, pag kinlik nyo yan, okay, zoom natin. Sira ang mouse ko eh. Hindi ako makapag-zoom ng... Okay. So, select ng edge. Pwede nyo ibahin yung radius dito. Okay, kayo ng 0.5. Para mas maliit. Tapos, enter nyo lang. So, may preview siya dyan. Enter nyo lang. Tapos, enter nyo. Yan lang siya. Ano? Yung chamfer naman. Yung taper. Gagawa kayo ng taper sa ano? Isang edge. So, yan. Pwede nyong lagyan ng distance. So, distance 1. So, hindi ko alam kung alin yan dyan. So, 0.5. So, yun. Yung baba, ano? Tapos, yung distance, yung pababa. Tapos, yung isa naman, yung dito naman, yung papaganto. Horizontal. Tapos, pag in-enter nyo yan, so, may preview siya. Enter nyo lang ulit. Tapos, yan. Tapos na, ano? Parallel pa rin naman. So, nagkaroon siya ng chamfer. Testing natin tong taper. Taper's a face on a 3D solid at a specified angle. So, siya yung parang ginagawa natin dito, yung may taper na. So, pag naganto tayo, yan.
Ay, mali. Yung may angle. Saan ba yun? Wait lang. Pyridius. Nakalimutan kong paano maglagay ng angle. Wait lang, nakalimutan ako. Paano nga, paano ko nga yung ginagawa dati? So, naglalagay ako nito. Ganyan, di ba? So, tab. Tab, tab, tab. 2 point. Siya, nakalimutan ko na ano. Paano nga nagano? Nag anong ginawa ko last time? Pag naglalagay ng taper. Tanda niyo ba 'yon? Naglagay ako dati ng angle eh. Kalimutan ko na lang. Parang naganto ako ganun. Lagyan ko ng pati hindi siya lumalabas. Yan, cube length. Okay, so nag-specify na ako. Height. Wala siyang option na nalabas eh. Siya nakalimutan ko na. Check ko na lang ulit mamaya. So ganun lang yung taper, ano? Sige, lagyan natin ng taper. So, yan. Okay. Specify base point. Sige. Specify another point along the axis of tapering. Yan. Yun. Specify the angle. Siguro mga 10 lang. Okay. So, yun, nagkaroon siya ng 10 degrees na taper dito sa face na to. Okay, so yun lang. So, try natin ulit ng iba. New drawing tayo para mas malinaw. Isagawa tayo ng box. Alam niyo na to kung paano gamitin. Isometric, ganun, top. So, itong SW, ito yun, SW. So, it, so yan yun, ano? SE. So, SE. Yun lang yun, ano? Pwede niyo rin siyang ibahin dito. Pwede niyo ibahin dito. Okay. Lagyan natin ng taper. So, select face daw. Sige, lagyan natin 30. Mali. Ano? Taper face. Ito. Enter. Base point. Mga 15. Okay. So, yun nga. Ano? So, pag nagpili kayo ng axis,
Pipili lang kayo ng pinakang face nyo. Face. Enter. Tapos base point ng inyong axis. Tapos ka papaganyan. Ano? So parang yan yung inyong first, yung reference line. Tapos pag pumili kayo ng angle, and enter nyo. So simula doon, papaganon. Ano? Yun yung taper niya. So yung face niya ay humiga ng parang papaganon. So parang ganito lang din. Ano? Yung shell, alam nyo na naman yan. So shell, remove face natin para mas kita nyo. Enter. Ito mga 0.2 ang offset distance. Enter. So yan, ano? Nabutas na siya. Okay, so gets na, ano? Yun lang siguro. Kung maalam na kayo nitong gumamit nito, tsaka ito, magagawa niyo na yung activity, ano? Yung mga komplikado, yung mga surface, so ito, ito yung ginagamit dyan, yung mga pag magsa-surface, extrude kayo, may mga trim, ano? Parang puputulin niyo yung pinaka, gagawa kayo ng dalawang surface, tapos ititrim niyo. Para lang siyang inter, parang ano bang tawag doon? Subtract or ini-split niyo yung pinakang surface. Oh, madadali naman ang command nito. Pwede kayo mag-experiment kung gusto niyo. Ano? Gagawa kayo ng mga simple na projects. Mga ano ba? Mga sheet metal na project na design. Or mga pwede nyo gawin dito yung mga mouse, ano pa ba, mga remote sa surface, extrude, or surface tools. Pero ngayon, solid muna kasi ito yung sa inyong activity, ano? Okay, so testing natin yung slice. So slice, pag pinindot natin yung slice, select lang natin yung object, enter, tapos ano lang kayo ng line. Start point, tapos pangalawang point, ano? Tapos, sisilect nyo kung aling side, saang side nyo gusto putulin. So, pwede dito, ito yung matira, or ito yung matira sa kabilang side na to. So, piliin natin yung side na to, sa inyong slice, ano? Okay. So, paano gamitin itong section plane? So, itong section plane, idadrag nyo lang siya. Pipili kayo ano kung paano nyo isa-section. Pag kinlik nyo yan, yan, na-section na siya. Ano? Pwedeng kalahati nasa inyo. Okay. Ano pa ba? So may ito jug, adds a jug, may kaunting 1, 2, 3, ano? General section plane to block. So, yan, live section. Ito yung ginawa natin kanina. Ano to? Section plane to block. Opens the generate section or elevation. So, gagawa kayo ng block. Parang gagawa nyo ng block yung pinakang section. Pero hindi ko naman yan, hindi na muna to, ano, yung sa activity muna natin. Okay, ano pa bang nado dun sa activity natin na makakaano sa inyo? Okay, so itong extrude face, mas gusto ko gamitin itong press pull, ano? So yan. Kaysa dito sa extrude face. Kasi marami pa tong arte eh. Magta-type ka pa ng ano. Tapos enter mo pa. Tsaka ka pa lang magta-type ng extrusion.
Mga to. Yo, may taper. So, ba't dito may taper? Ano? Doon sa kanina wala. Mga 10. Ah, gets ko na. So, yung ginagawa pala natin dati, to drawing tayo ng bilog. Tapos, ina-extrude natin. Tapos, mode. Solid. Yun, taper angle. Pwede kayong pumili ng taper angle. Sa mga... Ayun. Naalala ko na. Ano? Sin lang pala yun. Okay. 3D commands natin na discuss. Nagegets ga? Nakakahabol kayo? Yung lahat ng discuss na. Okay naman, okay naman. Sige. Sure ha, nakakahabol. Alam na ang silbi ng mga to, itong isometric top. So, kaya nyo to pwede rin yung gamitin to as ganun. Yan o, nagiging top yung bottom. Yung left, nagiging top. Para makapag-drawing kayo, ano? Kasi dito talaga sa... Ibang tawag doon. Dito sa... Dito sa ating AutoCAD, sa top view ka lang pwedeng gumawa ng 2D planes. Or nung ating 2D sketch. Ano? So, gaya nito. Pansinin nyo yung ating view box. Check nyo to, view box. Nung kinlik ko yung face, kasi naka-dynamic UCS tayo, naging top view siya, di ba? Tapos bumalik siya sa right. So, ganun. Ano? So, ganun din dito. Hindi, top na pala sa giant. Ito. Siguro ito, yan. Ay, top na rin pala yan. Ito. So, yun, naging top siya, di ba? So, yun yung ating dynamic UCS. Kung hindi siya nagana, gamitin nyo to, ano? Itong face. So, pag ito, pupunta siya dun sa pinakang body na ikiklik nyo. Ito namang face. Depende dun sa pinakang face, ano? So, yun lang. Gets na ba? Okay, meron pala tayo doon yung helix. So, ito. Pag gumawa tayo ng line. So, nilagyan natin siya ng helix. So, yun yung center point natin, di ba? Ako mali. Ulit. Okay. Ba't ang home view natin ay top view? Nag-iba ang top view niya, ano? SW isometric. Ah, dahil nito. Yung UCS natin ay nag-iba. Tumagilid.
Sige na. So, yung UCS natin ay by natin world. Yan. Okay. So, gawa tayo ng helix. Ano? Helix nga. Okay. So, gumawa ko, ito, ginawa ko lang as reference axis. So, left, right. Sa right. Gawa tayo ng helix. Center natin. Sabi, pagka ano, specify ng base radius. So, yung pinakang base radius, yung pinakang sa dulo, ano? Okay. Pinakang bottom or of isang cross-section niya. So, 1. Lagay natin 1. Tapos, nakalagay dito, top radius. So, ito naman yung sa opposite side na cross-section. So, 1 din. Ayan. Tapos, mag-specify kayo ng height. Pwede nyo piliin itong ginawa nating figure. Ganyan, helix. Magagawa nyo yung ating ano bang tawag dun? Yung figure natin dun sa activity. Okay. So, ayun lang. Ano? Discuss ko nga pala yung syllabus. Kasi natapos na natin yung ano. On cam kayo. Hindi ko kayo kita. Baka wala na kayo dyan. Okay. So, discuss ko lang yung syllabus natin kasi natapos na pala natin yung ano. Yung topics nang di sinasadya, ano. Tingnan nyo, oh. Nasa nandito na tayo, oh. 8:13 to 17 pa dapat, oh. Tapos yung individual lab performance ay 70%. Nakalagay dito. Tapos isa lang siya. Ang midterm nyo, written daw, exam. Pero pinaltan ko, ginawa ko simple 2D floor plan. Magbibigay ako ng floor plan sa inyo, gagawin nyo ano. Kasi kung written exam, mag-aaral pa kayo. Ay yung floor plan, tagayahin nyo na lang ano. So, dapat ang topics natin ay 2D sa ating midterm exercise. Sa ating midterm exam. Yung ating lab exercises, tapos na lahat. So, 1, 2, 3. Dito. Ay, 1. Oo nga, tatlo dapat siya eh. 1, tapos 2, 3. So, tapos na natin lahat yan. Napabilis tayo, ano? Akala ko nahuhuli tayo kasi hindi ako nakakapag-discuss. Nauuna pala. At least, wala, hindi naman yun masama, ano? Yung inyong 3D exercises, extend ko on deadline kasi medyo nauna tayo. So, practice nyo na siya sa lab performance natin, ano? So, ating lab performance ay hindi ko alam kung face-to-face o online. Kung online yan, on-cam yan. Ano? Tapos naka-share screen. Hindi siya one-on-one. Hindi ko yung gagawing one-on-one kasi mauubos oras natin. Ano? So, yan ay batch 1, batch 2, batch 3. So, ating ko kayo sa tatlo. Para yung mga nangihiram ng laptop, ewan ko, may yaman naman ata kayo. May, lahat ba may PC na ginagamit? Pero kung wala man, yung mga nangihiram, di at least makakapaghiraman. Sabihin nyo lang sa akin, ano, pero mag-group ako, batch 1, batch 2, batch 3. Kung hindi makakasabay sa batch 1, dahil nang naghihiraman yung dalawang batch 1, pwede namang ilipat sa ibang batch, ano.
So ganun, ang yun ang inyong individual lab performance. May oras 'yon, may check ang accuracy and time. Ano? Tapos doon nakadepende ang inyong grade. So isa-send ko pa naman sa inyo yung rubrics kung paano tsaka yung instruction, pero yun na rin yun. Okay, so papalitan ko ang deadline, ipopost ko yung midterm. Matagal pa rin naman yan. Pagkatapos pa ng mga midterm nyo sa ibang subject, tayo sasabay, ala. Dapat yan ay written exam. Pinaiba na, pinaltan ko na lang. Kasi, may gagayahan naman kayo, ano? May instruction kayong gagayahan. Para hindi kayo mahirapan. Bonus na yan eh. Para lang matuto kayo. Yung geometric marunong hindi kayo marunong sa ano, mga dimensions, mga conversion ng units, maalam kayo. Conversion ng units, mga inches, yards to meters, ganun. Maalam naman kayo noon. Okay, so maalam kayo ano. Hindi ko na kailangan ituro sa inyo yan. Tinuro ba yun sa engineering drawing nyo? Or sa thermo? Sa thermo tinuro? May thermo na ba kayo? Thermodynamics? Wait. Wala pa po, sir. Kailangan ba yun? Wala pa. Okay. Diyos ko! Ang hirap ng garmen. Ba't kaya hindi na i-make? Nakakapagod. Paulit-ulit. Sige. Okay, so tapos na tayo ha. Sa lahat. Na hindi sinasadya. Yung rendering, wala naman dito. Tsaka hindi rin makaya ng computer ko yun. Pero magsisend ako sa inyo ng video, siguro, para maalam kayo mag-render. Tsaka kahit di ako mag-send, meron siya dun sa module natin. Nakita nyo, binabasa nyo ba yan? Yung module? May mga ibang command pa dun ha, na hindi ako na ituturo. Siguro, nalilikdangan. Kasi sa iba ako nagre-refer. Yung mga basic lang tinuturo ko, ano? So, kung gusto nyo siyang i-explore, check nyo lahat. Kasi, pero sa tingin ko naman, yun at yun lang din yun. So, pinakita pala dito yung mga, ano, chamfer, fillet, ano pa, trude. So, magaling na kayo sa 3D, ano? Pag ginawa nyo to sa kahit anong software, madali na. Okay, so yung rendering, sa visualize yun. Ano bang tawag doon? Dito? Isa na yun. Ito. Ayan o. May mga stat materials. Merong texture. Mapping. So yan. Basahin nyo na lang yung ano. Nasa module. Wala siya sa syllabus ko eh. Pag nabagot tayo, ano. Pero mas maganda, i-ano nyo na lang sa pagpapractice. Ng ating individual lab performance. Kasi, mas pag may free time lang kayo, mag-aral kayo, ano. Nung iba pa. Maganda pag natuto kayo mag-render. Or mga ganyan-ganyan. Mga sketch up or something kung ano man. Dahil ng skill din yan, ano, may lalagay nyo yan sa CV nyo. Okay, so yun lang. Tapos na tayo dito. Ito hindi pa, tsaka ito. Sa dalawa na ang ating agenda. Pagkatapos nun, siguro malaya na kaya, ano. Kayo ay pwede na, hindi ko na kayo maaabalahin sa
sa finals. Atay attendance na lang tayo, ano? Saya. So most ng subjects ko ay yung ito, CAD. Tapos natapos ko nang hindi ko sinasadya. So halos wala na rin akong trabaho, ano, magche-check na lang. Nice din. Hayahay na rin si Sir, ano? Hindi kasi ko agad nakuha tong syllabus na to eh. Kung alam ko to, dinahandahan ko sana. Ang pinagbabatayan ko kasi ay yung aking SolidWorks na tinuturuan. Pinagsasabay ko kayo kasi magkaiba lang naman kayo ng software eh. Ay ang kanila hanggang midterm lang yung 3D modeling. Kasi maalam na sila ng CAD eh. So hanggang midterm lang, tapos more on simulation. Kung gusto niyo matuto noon nung ibang software, pwede ko kayong turuan. Pero kasi kayo ay IE, ano? Hindi ko alam kung ano yung ginagamit niya sa MATLAB siguro, nagmamatlab kayo. Hindi naman ako maalam noon, ano? Computer applications for industrial engineering, engineer. So, nakalagay dito. Ano ba yung ano? Most use. So, nakalagay Excel. So, Excel pala ang inyong pinakagamit, ano? Excel, Minitab, R, Python, tsaka MATLAB. Ito siguro, aralin nyo na itong mga to. Excel, Minitab, Python, at MATLAB. Yung Python, pagpo-program yun, Excel, most ay ginagamit sa economics ng ano-ano, pagko-compute. Pwede nyo rin gamitin sa pagsasimulate. MATLAB, ganun din. Para rin siyang analytics. Yung Excel, tsaka yung MATLAB. Hindi ako maalam nito, ano? Medyo mahina ako sa data analytics. Yung data analysis. Pero yan ay malaki ang sahod dun, ano? Pag magaling kayo dun. Nakakita ako, nagtingin ako sa internet. Maabot ng ano, 6 digits pag sobrang experience. Sa design din naman. Pero yung design kasi mataas ang experience na hinahanap madalas. Pero pag sa abroad kayo nag-apply, no, hindi pala abroad, pag foreign company, tapos yun, makakapag-apply kayo dun. Magagamit yung mga skill na yan. Ano? Pwede nyo siyang aralin ito. I-share ko sa inyo. Itong mga, i-discuss nyo rin to sa inyong ano, kaso basic lang. Pero maganda siguro kung ito, most used computer application. Ito. Check nyo yan ha, kasi wala na kayong gagawin. Huwag niyong pabayaang may bakante, yung oras natin ay mabakante. Ano? Gamitin niyo siya para maging productive. Kasi nung ako ay magsisisi kayo talaga. Ano? Pag kayo ay sa pagka-graduate niyo, tapos magtatrabaho na kayo, tapos syempre, yung sa trabaho, ang dami requirements na skill, dahil marunong kayo sa ganito. So, manghihinayang kayo, ano? Kasi may resource naman kayo. Yun, gamitin nyo na lang sa ganito, sa mga gantong siguro. Or, pwede nyo pag-aralan yung ibang subject. Pwede kayo magpaturo sa akin kung ano ba mga subject nyo ngayon? Na mahirap. Ano subject nyo ngayon mahirap? Stat po at work. Ano na? Stat po at work study. Ah, hindi ko alam yung work study. Yung stat. Naku po. Stat pa. Bulok ako doon. Ano? Ang malas yun. Magaling ako sa math. Kaso yung mga stat. Ayaw ko noon. Ano? Probability and statistics. O stat lang? Stat 1 po namin yung probability and statistics. Yung stat 2 po ay ano? Stat na mismo. Ah, yung mga median, mean? Lampas na kayo doon? Lampas na po. Mga
test po, mga Bartlett's. Ah, mga ganun. Hindi ko alam yun, ano. Naku, hindi ko pala kayo matutulungan. Sayang naman. Ano, hindi ako expert dun eh. Kasi sa inyo ata, yun yung mahalaga. Sa amin kasi mga engineering mechanics tsaka mga termo ang mahalaga eh. Kung ano pa yung main subject nyo, dun pa ako mahina. Ano? Malas nyo naman. Sayang, hindi ko kayo matutulungan. Ano pa ang iba nyo subject? Mechanics. Anong mechanics nyo? Engineering mechanics? Statics or strength of materials? Statics po. Kaya nyo na yan eh. Pero pag may tanong kayo, pwede kayo magtanong sa akin. Ano? During our meet. Pag haba nag-a-attendance. Kasi wala na tayo masyadong gagawin. So, yun, engineering mechanics, kaya ko yun. Eh, pero parang namang wala kayong problema dun eh. Regular kayo, di ba? Baka mapahiya lang ako sa inyo, baka magagaling kayo eh. Nung board exam kasi, eh, syempre, batak na batak kami dun. Ano, aral kami ng aral. Doon lang ako nag-ayos eh. Pero kayo ngayon, dapat mag-ayos na kayo. Sayang yung oras. Okay, so exercises, lab exercises na lang. Extend ko naman yung deadline nun. Lab performance, saka yung midterms. Yung midterms, maalam na naman kayo dun. Kasi nakapag-activity na tayo nung... Diba nag-activity na tayo nung sa annotation, layering, mga ganon. Saka yung blocks. So, parang ang madadagdag lang dun ay yung blocks. Yun lang yun, ha? Wala na kayong masyadong ano dun. Hindi na yung saglit na saglit. Kaya nyo yun ng 3 hours. So, yun lang. Yun ang ating gagawin. Tapos na tayo. Tapos, bahala na kayong mag-aral. Good luck sa inyong midterms exam, ano? Kung may tanong pa, di magtanong, ano? Kung wala na, pwede nang mag-leave ng meet. Thank you po. Sige. Thank you po. Thank you po.